For the headlines, weather forecast, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nagdadala ng variable weather sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. In local news, isang Japanese missionary na naninirahang mag-isa sa kanyang tahanan sa Barangay Kauswagan sa Luzon ang natagpuang patay. Nagsasagawa ng simultaneous exercise ang kokpo sa isang pribadong bangko sa Vamenta Boulevard, Barangay Carmen. Ang pribadong organizer na naniningil ng mataas na upa sa Higalaay Festival Market sa Rio Boulevard ay ipapatawag ng Committee sa Ways on Means. Kinwestiyon ni Councilor Abaday ang 50 million peso rental fee para sa Higalaay Market sa Rio Boulevard. For the National, plano ng COMELEC ng mag-issue ng mga digital voter ID para sa mga botante sa ibang bansa. Isang survivor ng tokhang na nagkunwaring kamatayan ang naghahangad sa muling buksan ang kaso laban sa mga pulis. An international, inilipat ang mamumuhunan ng estado ng Singapore na si Temasek ang pagtuon sa US kasunod ng hindi magandang pagganap sa China. Entertainment, sinaway ba ni Vice Ganda si Jackie Da sa viral video sa La Union? Ibinahagi ni Aya Arceta ang kanyang paglalakbay sa bini sa One on One. Sports, MMA, inaasahan ni Paseo na hawakan ni Brooks ang negosyo laban kay Ballard. Volleyball, sinimula ng Enyo ang kampanya ng Super League laban sa Indoran. International feature, ang S&P 500 at Nasdaq ay umabot sa bagong pinakamataas habang ang European Stock Exchange ay bumababa. National feature, ang pagsuporta ng mga K-pop star ay lumalampas sa edad para sa isang lola in hyphen fan. Trivia, ano ang humantong sa pagpapalit ng pangalan ng lahat ng platform ng social media bilang Meta? Kung nahanap mo ang segment na ito na kapakipakinabang, huwag kalimutang i-click ang thumbs up button, mag-subscribe para sa mga pinakabagong balita. Tulungan nating makamit ang 10,000 subscribers, mahalaga ang inyong pakikilahok. Ang pag-like, pag-subscribe at pagbabahagi ng aming nilalaman ay hindi lamang tumutulong sa mas maraming tao makatuklas ng mga mahalagang balita. Ito ay nagpapalakas ng aming pagiging nakikita sa algorithm na ginagawang mas madaling para sa iba na makahanap, umakahanap at manatiling maalam. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, July 11, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Ina Gomez Gallego. Weather forecast, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nagdadala ng variable weather sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay dumaan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao na nag-udyok ng isang haluhalong lagay ng panahon. Nagising ang mga residente sa kalat-kalat na pag-ulan at pagbugso ng hangin na may mga lokal na pagkidlat, pagkulog na inasahan sa buong araw. Bilang tugon sa pabago-bagong lagay ng panahon,
pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagbantay at manatiling updated sa weather bulletin mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Hinimok ang mga manalakbay at commuter na mag-ingat sa mga kalsada dahil sa posibleng madulas na kondisyon dulot ng pag-ulan. Ang ITCC, isang banta ng pagtatagpo ng mga hanging pangkalakalan malapit sa Ecuador na kilala sa pabagubagong epekto ng panahon, ay inasang patuloy na makakaimpluwensya sa mga rehiyon ito sa mga darating na araw. Patuloy na sinubaybayan ng PAGASA ang mga pag-unlad at hinikayat ang lahat na magsasagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan sa panahong ito ng pabagubagong panahon. Manatiling nakatutok para sa karagdagang mga update habang umuunlad ang sitwasyon. For the local news, natagpuang patay ang isang Japanese missionary na naninirahang mag-isa sa kanyang tahanan sa barangay Kauswagan sa Lungsod. Isang dayuhan ang natagpuang patay sa loob ng kanyang tahanan sa Zone 2 barangay Kauswagan sa lungsod na ito. Kinikilala ang biktima na si Hokada Fushishi, 78 years old at isang Japanese national. Ang mga paunang pagsisiyasat ay nagpapahiwatig na ang biktima ay isang misyonaryo na nagdala sa kanya sa lungsod. Mag-isa siyang naninirahan sa isang malaking bahay sa lungsod mula pa noong 2008. Ayon kay Jomar Manayaga, kaibigan ng biktima, dati nang may katulong ang biktima ngunit nawala ng tiwala matapos looban kaya nagdesisyon niyang mamuhay na mag-isa kasama lamang ang kanyang sarili at ang kanyang alagang aso. Nabati din na halos 2 linggo nang hindi nakikita sa labas ng kanyang tahanan ang biktima ay nagsumbong sa pulisya para tingnan ang kanyang kalagayan. Gayunpaman na pag-alaman na siya ay pumanaw sa comfort room, wala ng buhay at naagnas na. Samantala, nakikipag-ugnayan naman si Manayaga sa pamilya ng biktima para ipaalam sa kanila ang nangyari. Kapag nasira ang tiwala mo, baka hindi na siya magtitiwala sa iba. Naniniwala siyang nag-isa lang siya sa kanyang larangan. Ang kwento ko ay napakalinaw ng email ayon kay Police Station 4, Carmen Commander Police Major Mantala, walang foul play sa pagkamatay ng biktima. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Walang nakitang foul play sa lugar ng insidente. Ang mga personal na gamit ng biktima ay buo pa rin na walang mga palatandaan ng pakikibaka. Magsasagawa kami ng autopsy upang matukoy na ang taong ito ay hindi pinatay. Nagsagawa ng simultaneous exercise ang COCPO sa isang pribadong bangko sa Vimenta Boulevard, Barangay Carmen. Nagsagawa ng simultaneous exercise ang Cagayan de Oro City Police Office o COCPO sa isang pribadong bangko sa Vimenta Boulevard, Barangay Carmen sa lungsod. Layunin nitong masuri ang kahandaan ng mga tauhan ng COCPO sa pagtugon sa mga insidente tulad ng pagnanakaw sa bangko at mga bagahe. Sinuri din ng ehersisyo ang oras ng pagtugon sa pulisya. Ayon kay COCPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Evan Vinias, base sa assessment na pag-alaman na may ilang lugar sa loob ng COCPO na nangangailangan ng enhancements sa pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Nagsagawa ng pagsasanay ang Cagayan de Oro City Police Office kasama ang mga tauhan ngayong araw na naglalayong masuri ang antas ng kasanayan ng ating mga tauhan sa paghawak ng mga ganitong sitwasyon. Ang aming layunin ay upang epektibong pamahalaan at tugunan kaagad ang aming mga tauhan. Nagsagawa kami ng pagsusuri kasama ang aming mga evaluator sa senaryo, isang pagnanakaw sa bangko at walang nakabantay sa bagahe. Particular sa Vimenta Boulevard, Carmen, Cagayan de Oro City, sa senaryo ay pumasok ang 2 tao na nagdeklara ng baril o hold up at mayroon nang nasugatan
dahil natamaan ang security guard, pero ito ay isang exercise props scenario na nakita naming duguan. Props lang ang scenario na naging artista sa usapan. Ang pribadong organizer na niningil ng mataas na upa sa Hilgalaay Festival Market sa Rio Boulevard ay ipapatawag ng Committee on Ways and Means. Nananawagan ang Committee on Ways and Means sa lungsod sa sinasabing pribadong organizer na responsable sa mataas na bayarin sa pag-upa sa Hilgalaay Festival Market sa Rio Boulevard. Ito ay para masusing imbestigahan ang mga dahilan sa likod ng mga labis na singil. Nagpahayag ng pagtataka kahapon si Concejal George Guking, tagapangulo ng Committee on Ways and Means, nang makatanggap ng special na ulat mula kay Concejal Roger Abaday hingil sa matirik na bayarin ng pag-upa. Ang mga bayaring ito ay hindi sumasailalim sa pagsusuri ng kanyang committee o ng konseho ng lungsod. Aabot umano sa 50,000 pesos ang rental fee ng mga stalls sa Hilgalaay Market sa Rio Boulevard. Nagulat ako kahapon kasi hindi dumaan sa committee namin ang usaping ito. Dapat sa council manggagaling ang approval para sa mga ganyan. Hindi ako na-inform kung napag-usapan sa council kasi kung private organization, dapat may kinakailangang magbayad ng buwis para sa araw na iyon. Kinwestiyon ni Councilor Abaday ang 50 million peso rental fee para sa Hilgalaay Market sa Rio Boulevard. Kinukwestiyon ni Concejal Roger Abaday ang 50,000 pesos na bayad sa pagpapaupa para sa Hilgalaay Market sa Rio Boulevard na binabanggit ang nalalapit na pagdiriwang ng lungsod bilang konteksto. Ayon kay Concejal Abaday, sa tingin niya ay hindi makatwiran ang presyo. Inusisa rin niya kung alam ni Mayor Orlando Clarix Uy at Committee on Ways and Means Chair Councilor George Guking ang mga talakayan. Pahayag ni Concejal Abaday tungkol sa nalalapit na Hilgalaay Festival Night Cafe na gaganapin sa ating boulevard. Ito ay bukas noong Disyembre kung saan lahat ng barangay business establishments ay nag-set up ng kanilang mga display. Nagbigay pa ng payo ng mga incentives para maging masigla at makulay ang ating selebrasyon. Ngayong fiesta, tayo ay magpapasalamat sa mga pribadong organisasyon na nagpapatakbo ng mga programa at kasiyahan upang mapahusay ang aming kaganapan. We receive reports that some wants to set up displays but are reportedly blocked by private person or company hold contract there. Humihingi sila ng 50,000 per spot. Samantala, ipiniliwanag ni Committee on Tourism Chair Councilor J. Roa Pascual kung bakit ang mga organizer ng Hilgalaay Market ay sinisingil ang 50,000 pesos. Binanggit ni Councilor Pascual na ang mga pribadong organizer ay nagbibigay ng sariling seguridad at gumagamit ng mga bagong tent. Pahayag ni Councilor Pascual, 1,006 ang rental nila per day, a total for 30 days. That would be 48,000 close to 50, so that's why hindi sila humingi ng security. They hire their own security for the venue. And their tents are bagong-bago, lahat ng uniforme para mapansin mo yung mga big bike. Every year meron silang big bike event na nagbibigay lang ng kuryente at tubig ang city, pero malinis lahat ng portlets, lahat ng marumi na pupunasan. May mga portlets din na inupuan ng city na 20,000 rental at ako. Isipin na mayroon silang 5, kaya ang seguridad paglinis ang mga tolda. We'll be right back.
po the national news, plano ng COMELEC na mag-issue ng digital voter ID para sa mga botante sa ibang bansa. Ibinabalik ng Commission on Elections ang voters ID sa darating na 2025 elections sa unang pagkakataon mula noong 2018. Sa isang pahayag na inilabas nitong Lunes, sinabi ng COMELEC na ang voters ID ay nasa digital form at magiging limitado sa mga botante sa ibang bansa. Ang digital voters ID ay maaring magsilbing alternatibong ID o valid ID para sa mga walang Philippine passports or seafarers identification records na magagamit. Sinabi ng COMELEC chairman na tinatapos na nila ang mga guidelines na maaring ilalabas sa susunod na linggo. Ang mga botante sa ibang bansa ay maaari ring magpakita ng digital voters ID kapag pre-enroll sila para sa pagboto sa internet sa 2025 na butuhan. Ang pre-registration ay mula Pebrero 12, 2025 hanggang Mayo 12, 2025. Itinigil ng COMELEC ang paggawa at pamamahagi ng voters ID noong 2018 alinsunod sa Republic Act Number 11055 o Philippine Identification System o PhilSys Act. Ipapakilala ng poll body ang online na pagboto para sa mga botante sa ibang bansa sa 2025. Kinuha ng COMELEC ang SMS Global Technologies Inc. at Sequentech Inc. para sa Online Voting and Counting System o OVCS para sa halalan. Sa paglipat sa online voting, umaasa ang poll body na madadagdagan ang bilang ng mga rehistradong OFW na botante para sa darating na botohan. Isang survivor ng tukhang na nagkunwaring kamatayan ang naghahangad na muling buksan ang kaso laban sa mga pulis. Si Efren Morelio na napanggap na patay sa isang tukhang operation noong 2016 ay naghain ng petisyon for certiorari sa Korte Suprema para sa muling pagbubukas ng kanyang kaso laban sa tatlong pulis sa Quezon City. Sa kanyang petisyon na may petsang Hulyo 8, 2024, hinihiling ni Morelio sa Korte Suprema na idirekta ang Office of the Ombudsman na paghain ng kinakailangang impormasyon laban sa mga respondent ng pulis na si Philippine Senior Inspector Emil Garcia, PO3 Alan Formilleza, PO1 James Agarao Jr. at PO1 Melchor Navizaga para sa mga grave misconduct. Inahain ni Morelio ang petisyon sa mataas na hukuman matapos ibasura ng ombudsman ang mga reklamo laban sa mga pulis dahil sa kawalan ng probable cause sa mga kasong kriminal at kawalan ng matibay na ebidensya sa mga kasong administratibo para sa grave misconduct. Kasama ni Morelio ang kanyang petisyon sina Marilyn Malimban, Maria Belindaa at Lydia Gabo, mga kaanak ng mga biktima ng drug operation. Sinabi nila na ang Office of the Ombudsman ay nakagawa ng matinding pag-aabuso sa direksyon sa pagbasura sa mga kaso laban sa mga pulis. Isinalaysay ng mga petitioner ang kanyang petisyon na noong Agosto 21, 2016, pumunta si Morelio sa bahay ni Marcelo Daa Jr. sa Barangay Payatas para kunin ang perang inutang niya kay Morelio. For the international news, inilipat ng mamumuhunan ng estados ng Singapore na si Temasek ang pagtuon sa US kasunod ng hindi magandang pagganap sa China. Ang Singapore State Investor na si Temasek, sa isa sa mga nangungunang pondo sa mundo, ay nagsabi noong Martes na unahin nito ang mga pamumuhunan sa Estados Unidos pagkatapos ng underperformance ng Chinese capital markets noong nakaraang taon. Sinabi ni Temasek na ang net portfolio value nito ay tumaas ng 1.8% sa taon ng pananalapi hanggang Marso at 31 na may paglago na tinamaan ng bottom line na merkado ng China.
na kumpara sa isang 5.2% na pagtanggi noong nakaraang taon para sa isang pangungunang 10 mamumuhunan sa mundo. Sinabi nito na ang mga net holding nito ay nasa $389 billion o $288 billion mula sa $382 billion. Naging maingat si Tomasik sa China pagkatapos ng underperformance na iyon, habang ang Estados Unidos ay patuloy na magiging pinakamalaking destinasyon ng ating kabisera. Sinabi ng mga executive sa isang pagtanghal ng ulat sa pananalapi ng kumpanya, sinabi nito na ang rehiyon ng Amerika ay umaabot sa 22% ng global exposure nito. Ang pinakamalaki sa labas ng Singapore, ngunit hindi nagbigay ng breakdown para sa United States. Sinabi ni Ping Chin-Yi, punong opisyal ng tagapananalapi ng Tomasik, na nananatili itong kulang sa timbang sa merkado ng US. Ang Tomasik na may pandaigdigang footprint na umaabot ng higit pa sa lungsod estado ay nagsabi na ang isang taong kabuang kita ng shareholder ay umabot sa 1.60% na binabaliktad ang negatibong 5.07% noong nakaraang taon. Ang 10 taon at 20 taong pagbabalik nito ay 6.0 at 7.0% ayon sa pagkakabanggit. Ang Tomasik ay may mga stake sa mga kumpanya tulad ng Singapore Airlines at ang pinakamalaking tagapagpahiram ng lungsod estado ang DBS Group. And for the entertainment, pinagsabihan ba ni Vice Ganda si Jackie dahil sa viral video sa La Union? Nag-viral kamakailan ang regular na co-host at dancer ng It's Showtime na si Jackie Gonzaga matapos ang kanyang video ng pagsasayaw sa musika ng Water ni Tyla na umiikot online. Ang video ng kanyang sexing sayaw ay kuha sa isang bar sa San Juan, La Union, 2 linggo na ang nakakaraan. Sa kanyang pinakahuling endorsement launch para sa Bright Skin Essentials, napaupo si Gonzaga sa ABS-CBN News at ipinaliwanag na hindi planado ang La Union trip. That's weekend talaga. Biglang na-cancel yung work ko. Sabi ko, sige, sayang naman yung day, so spend the day wisely to have fun, you know, a little party, lasing ba siya? Hindi naman siya instead. Matapos mag-viral, nakarating ang video sa kanyang manager na si Vice Ganda. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Vice kinabukasan na nagtatanong tungkol sa viral video. Ibinahagi ni Aya Arceta ang kanyang paglalakbay sa Bini sa Kwan on Wan. Alam niyo bang na-discovery ang miyembro ng Bini na si Aya Arceta matapos itong sumali sa isang Darna audition sa 2nd episode ng mainstream Bisaya talk show ng ABS-CBN na Kwan on Wan hosted by Melay Cantiveros? Naalala ni Aya kung paano siya nag-audition para sa Pinoy Big Brother o PBB at gayon din sa Darna. Bago siya nagtapos ng grade 12, nagkaroon ng gut feeling si Aya at sinabi sa sarili na malapit na siyang mag-Maynila. Nagdadalawang isip daw si Aya na mag-audition, kaka-18 pa lang daw niya, pero sinabi ng manager niya that time na ang main goal niya ay makita at ma-discover ng Star Hunt. After a couple of months, nakatanggap siya ng tawag mula sa Star Hunt na nagtatanong sa kanya kung willing ba siyang pumunta ng Manila para sumali sa isang girl group. Ayon kay Aya, siya ang huling miyembro na sumali sa Bini, ang Nation's girl group na kilala sa kanilang malalaking hit tulad ng Karera, Salamin Salamin at Pantropiko. Sports. MMA, inaasahan ni Paseo na hawakan ni Brooks ang negosyo laban kay Ballard. Walang duda ang isang strawweight MMA world champion na si Joshua Paseo na maghihintay sa kanyang mga
karibal na si Jared the Monkey God Brooks sa kanyang pagbabalik mula sa injury sa tuhod. Makakalaban ni Brooks ang 3-rank contender na si Gustavo El Gladiator Ballard para sa Interim 1 Strawweight MMA World Title sa Agosto 3 sa One Fight Night 24 sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Nabawi ni Paseo ang One Belt noong Marso sa pamamagitan ng disqualification. Dahil illegal na sinampal ni Brooks ang Filipino sa kanyang ulo, halos isang minuto sa kanilang laban sa 1-0-166 Qatar. Gayunpaman, hindi niya ganap na binibilang si Ballard bagamat araw ng Pinoy na maghintay para sa pakipagkompetensya. Masaya si Paseo na makita kung gaano nakalawak ang paglaki ng desisyon mula noong kanyang debut noong 2016. Bukod kina Brooks at Ballard, walang katapusan sa mga contenders na maaring panatilihing gumalaw ang strawweight division habang nagpapagaling si Paseo. Volleyball, sinimula ng Enyo ang kampanya ng Super League laban sa Enduran. Sa pag-leave of absence ng kampiyon noong nakaraang taon ng De La Salle University, ang lahat ay nakatuon sa National University sa pagbubukas ng 2024 Shakers Super League o SSL National Invitational sa Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium. Ang Lady Bulldogs na nagmumula sa kampanya sa kampiyonato sa UAAP Season 86 ay magkakaroon ng target sa kanilang mga likuran na magsimula sa isang pool A showdown laban sa Enduran sa 12 PM. Ipaparada ng Enyo ang veteranong core nito sa pangunguna ng two-time UAAP Most Valuable Player Belia Bilen at Ara Panike. Nakikita rin ang aksyon para sa Lady Bulldogs ang mga veteranong sina Vanje Alingsod, Shina Turing, Erin Pangilinan, Setter Lams Lamina at Libero Shaira Hardeo. Sa zabak sina Bilen at Paniki sa Enyo sa kanilang unang dalawang assignment bago sumali sa national team alas Pilipinas sa isang training camp sa Japan. Gayunpaman, laktawa ni UAAP Finals MVP Aliza Solomon ang kompetisyon habang patuloy siyang nagpapagaling mula sa isang injury. Pagtataas ng kortina sa ganap na 9 AM ang match-up sa pagitan ng University of San Carlos at Letran sa Pool D sa 2 PM, ito ay University of Santo Tomas at University of Batangas sa isang Pool B match bago ang Pool C squads University of Southern Philippines Foundation sa Far Eastern University at unang araw ng kompetisyon sa 4 PM. Si Philippine Sports Commission Chairman Richard Dickey Bachman at Commissioner Fritz Gaston ay dadaluhan sa simpleng opening rights na itinakda sa alas 11 ng umaga. International feature, ang S&P 500 at Nasdaq ay umaabot sa mga bagong pinakamataas habang ang European Stocks Exchange ay bumababa. Ang mga pangunahing index ng equity ng US ay tumagilid sa mga bagong record noong Martes kasunod ng patutuo ng Kongreso mula sa tagapangulo ng Federal Reserve na si Jerome Powell, habang ang mga pangunahing pamilihan ng stock ng Europa ay kinakaladkad ng mga mababa dahil sa kawalan ng katiyakan sa politika sa France. Parehong ang S&P 500 at Nasdaq ay umaabot sa lahat ng oras na pinakamataas matapos ituro ni Powell ang katamtaman na pag-unlad sa labanan upang kontrahin ang inflation. Bagyang tumaas ang Dow, ang mayaman sa teknolohiyang Nasdaq ay nagtapos sa 18,429,029 pesos o tumaas ng 0.1% ang ika-anim nitong sunod na record. Ngunit ang Paris CAC 40 ay bumagsak ng 1.2% kasunod ang pagbaba ng 0.6% noong Lunes. Habang ang mga mamumuhunan
ay nababahala sa mga resulta ng mga halalan noong linggo na nagdulot ng hindi magandang hating parlamento kung saan ang pinakamalaking bloke ng mga upuan ay napanalunan ng isang kaliwang alyansa. Ang French stock market ay ang pinakamahina na tagapalabas ng Europe, sabi ni Kathleen Brooks, director ng pananaliksik sa XTB. Ang top tier na FTSE 100 index ng London ay bumagsak ng 0.7% na drag pababa ng 4% pagbaba sa BP shares matapos ang British energy giant ay nagbabala sa second quarter earnings na maaring magkaroon ng impairment hit ng hanggang 2 billion. And also here in National Feature, ang pagsuporta sa mga K-pop star ay lumalampas sa edad para sa isang lola in hyphen fan. Ang Polaroid Love ay masasabing isa sa pinakasikat na track ng K-pop boy band na in hyphen. Inilabas noong 2022 bilang bahagi ng repackaged album na Dimension Answer. Ang kantang tungkol sa makalumang pag-iibigan ay naging viral sa TikTok na naging entry point para sa maraming tagahanga kabilang ang isang lola mula sa lungsod na ito. Si Arlene Fulgencio, 66, ay unang nakarinig ng Polaroid Love mula sa kanyang anak na K-pop fan din. Ang mahinahon at kaakit-akit na tono ay agad na pumukaw sa kanyang interes. Ang tinutukoy niya ay ang 2020 Reality Talent Competition Series na bumubuo ng Enhypen. Ang pitong miyembro grupo na kilala sa kanilang vampiric lore na kitang-kitang itinatampok sa kanilang mga music at music video. Kamakailan nag-viral si Fulgencio sa TikTok matapos magbahagi ng video ng kanyang sarili na kumanta ng Not For Sale. Ang kanyang paboritong Enhypen song sa fan meeting ng grupo sa bansa noong Mayo. Si Fulgencio na mas kilala bilang Lola Injin o Grandma Injin, pagkatapos ng pangalan ng fanbase ng grupo ay nagpapatunay na walang edad ang fandom. Ang kanyang sigasig para sa K-pop ay nagpapakita kung paano nagmumula ang mga tagahanga mula sa lahat ng pangkat ng edad. Na hinahamon ang stereotype na ang gayong mga interes ay eksklusibo para sa mga kabataan. For trivia, ano ang humantong sa pagpapalit ng pangalan ng lahat ng platform ng social media bilang Meta? Ang rebranding ng lahat ng platform ng social media sa ilalim ng Meta ay tumutukoy sa pagpapalit ng pangalan ng pangunahing kumpanya na nagmamay-ari ng mga platform na ito. Narito ang isang breakdown kung bakit ito nangyari. Corporate rebranding. Ang Facebook, ang kumpanyang itinatag ni Mark Zuckerberg, ay nagpasya na palitan ang pangalan ng sariling bilang Meta noong Oktobre 2021. Ito ay bahagi ng isang mas malawakan na corporate rebranding na diskarte na naglalay ipakita ang umusbong na focus ng kumpanya sa lampas na traditional ng social media. Tumutok sa metaverse, ang Meta, dating Facebook, ay nag-anunsyo ng madiskarting pivot nito patungo sa mabigat na pamumuhunan sa pagbuo ng metaverse. Ang metaverse ay naisip bilang isang kolektibong virtual shared space na nalikha ng convergence ng halos pinakahusay na pisikal na katotohanan at pisikal na patuloy na virtual sa mundo. Pagsasama ng mga platform, ang Meta ay nagmamay-ari ng ilang kilalang social media platform kabilang ang Facebook, ang social network, Instagram, WhatsApp at Oculus, isang virtual reality na kumpanya. Ang desisyon na pag-isahin ang mga platform na ito sa ilalim na tatak ng Meta ay nilayon upang i-streamline ang mga operasyon
pahusayin ang cross-platform integration at makipag-usap sa isang magkakaugnay na panawagan na nakatuon sa pagbuo ng metaverse. Pananaw sa hinaharap, nakikita ni Mark Zuckerberg, CEO ng Meta, ang metaverse bilang susunod na pangunahing platform ng computing pagkatapos ng mobile. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa ilalim ng tatak ng Meta, nilalayo ng kumpanya na ihanay ang lahat ng pagsisikap nito tungo sa pagsasakatuparan ng pananaw na ito na ginagamit ang umiiral nitong user base at teknolohikal na kadalubhasaan sa iba't ibang platform na ito. Sa buod, ang pagpapalit na pangalan ng lahat ng mga platform social media sa ilalim ng Meta ay sumasalamin sa isang madiskarting pagbabago patungo sa pagyakap sa metaverse at pagpoposisyon sa kumpanya para sa hinaharap na paglago at pagbabago sa virtual at augmented reality ng mga teknolohiya. Ito ay nagmamarka sa isang makabuluhang pagbabagong lampas sa tradisyonal sa social media sa mas malawak na digital na mga karanasan at pakikipag-ugnayan. Kung nahanap mo ang segment na ito na kapakipakinabang, huwag kalimutang i-click ang thumbs up button, mag-subscribe para sa mga pinakabagong balita. Tulungan nating makamit ang 10,000 subscribers. Mahalaga ang inyong pakikilahok. Ang pag-like, pag-subscribe at pagbabahagi ng aming nilalaman ay hindi lamang tumutulong sa mas maraming tao makatuklas ng mga mahalagang balita. Ito ay nagpapalakas ng aming pagiging nakikita sa algorithm na ginagawang mas madaling para sa iba na makahanap o makahanap at manatiling maalam. Maraming salamat, magandang araw at hanggang sa muli.